pinaka mensahe na, na nasa isip ko palagi yung nag-attend kami ng ano, nag-attend kami ng misa simbahan. Sinabi ng pare na ano, God gave us eyes to see. Doon ako medyo ano, doon ako medyo nalungkot, nag-isip ako. Kaya lang, ang bilis ng mensahe sa akin ng ating Panginoon, sinabi niya sa akin na hindi baling madilim ang iyong paningin, meron ka naman maliwanag na pananaw, lalo na sa iyong pananampalataya. Yun ang mensaheng natanggap ko at saka sinabi niya sa akin na sa mensahe niya na huwag mong isipin kung ano yung kakulangan. Isipin mo kung ano yung meron ka, kung ano yung natitira sa'yo na pwede mong magamit. Lalo na sa paglilingkod sa kanya, sa ano sa community. Ito si Brother McCoy, ang dami na nitong napagdaanan, no? Pero lahat napagtagumpayan niya. Very proud ako sa kanya. Dahil sa kanya, he is not ashamed, no? Of the gospel. Kahit na siya ay bulag, no? Talagang nag-propagate, disseminate, and cascade siya ng Word of God. At hindi siya nahihiya. Niligawan nila ako para pumasok sa Couples for Christ. At first, hindi po ako, parang nag-aalangan po ako. Lumipas pa yung mga 3 years after na umuung ako sa kanila. So hindi ko akalain na sila din yung nag-invite sa akin, sila din yung mamumuno doon sa ano ng Couples for Christ. Tapos yun, napag-graduate nila kami. Si Kuya McCoy, nakatulong siya sa buhay naming mag-asawa. In terms siguro sa yung lakas ng loob, kami able kami pareho ng asawa ko, siya blind siya. In spite of the fact na na-blind siya, still nandyan siya, very positive ang outlook niya sa buhay. Lagi ako nagko-consult sa kanya kasi hindi ko siya tinuturing na kaibigan lang eh. Tinuturing ko siya bilang kuya ko. I think July, na-hospital po yung husband ko. Tapos, hindi po siya nag-atubili na humingi po ng tulong. At especially po yung prayer. Napakalaking bagay po yon na ginawa po ni Kuya McCoy na nag-spread po siya ng prayer brigade po sa lahat ng Couples for Christ. Financially din po, hindi ko akalain na humingi din ng tulong. Kaya nagulat din po ako na paglabas po namin ng hospital after 8 days na pagbalik ko po dito sa trabaho, sabi niya sa akin, Maris, sabi niya, ito lang yung pagpasensyahan niyo yung nakayanan kong maitulong sa inyo. Yun po, hindi ko po yung makalimutan. Ang ano kasi yung tungkol sa kay ano yung Bartimeos. Yung isang bulag na pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Yun nga, palagi ako na nananalangin, palagi ako nagdadasal na sana ako rin ganun, makakita na sana ako, pagalingin din ako. Pero hindi ko pala alam, matagal na pala akong pinagaling ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa akin ng isang asawa na nakakakita na nagsisilbing mata ko, nagsisilbing paningin ko. Jeremiah 29:11. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang ay nilaan ko para sa ikabubuti niyo at para sa inyong pag-asa sa kinabukasan. Ako si McCoy Dimag at ito ang aking istorya.
na.